Right, hi everyone! I missed you so much, guys! Medyo matagal-tagal din bago po ako gumawa ng video para sa YouTube. Eh, alam nyo naman, busy-busy si Kuya Jeje. Busy-busy kakadrive sa Lala Move, di ba? So, itong episode po natin na ito ay tungkol ito sa dun sa Lala Move bookings bago po mag MECQ noong August 3, di ba? O tama, August 3, Monday po yun. Bago mag MECQ, gusto ko lang ipakita po sa inyong lahat kung ano ang nangyari sa mga Lala Move bookings bago mag MECQ. Talagang sunod-sunod yung mga bookings talaga. First time ko na experience yan, na tumunog ang Lala Move app. Talagang walang katapusan na pagtunog yung sa Lala Move app. Grabe, sana nga araw-araw ganun eh. Yung kumbaga mapipili mo na yung mga bookings na kukuhanin mo. Ang galing talaga. Kaya sabi ko, screen capture ko nga lahat yung mga moment na yon, tapos i-compile ko siya, tapos gagawin nating video. Okay, yun lang yung laman talaga nitong video na to. Puro record. Name signature. Tapos nagpadala ko din ako yung signature. Thank you, Kuya. Okay na, ma'am. Thank you po. Thank you.
Okay! Nandyan na si Kuya JJ. Okay? Pakita ko lang sa inyo ha. Ngayon po ay August 3. Okay, August 3. Bukas, August 4. Start na ng lockdown uli. MECQ, Buong Metro Manila. Yun, yung kapila. Papuntang Mindanao, papuntang Congressional Extension. Yan. Traffic. Hindi malaman bakit traffic. Siguro yung mga tao, di ba, nag-uwi yan. Ito naman yung nasa harapan natin, yung traffic yan. Wala pa yan dun sa amin, Mindanao pa lang, papunta rito sa Congressional, traffic na. Grabe. Bilit lang natin ha. Yan, traffic super. Nakakuha po ako ng booking mula dun sa amin sa Tandang Sora. Ang pick up sa may Balintawak. Balintawak. Pick up. Tapos, drop off. Buliche sa Uyo. So, parang baliktad lang. Olats eh. Medyo olats kasi traffic eh. Dibali, bawi tayo bukas. Kasi bukas, simula na ng lockdown, diba? So, halos wala na naman sasakyan yan. Boy na naman ang ano niyan, lalamove niyan, mga delivery services. Kanina, tulog ng tunog to kanina. First time ko narinig to na tumunog ng mga lampas 10 beses. Ngayon, biglang tumigil eh. Kanina, tulog siya ng tunog. Kahit mga 6 kilometers, siguro, walang kumukuha. 6 kilometers yung layo sa akin. Kanina, Valenzuela. Kanina naman, Malabon, papunta Makati, wala sigurong kumukuha. Tingin sa Valenzuela, Makati din yun. Palagay ko, walang kumukuha, kaya nasa gitna ano, sa akin, nasa agap. Eh, hindi ko rin naman kukunin, diba? Nasa ano ako eh. Nasa QC ako, diba? Pupunta pa ba ako sa Valenzuela? Pupunta pa ba ako sa... Tambay lang ako somewhere dito, makakapulot na ako, diba? Okay, ingat po tayo guys ha. Ingat-ingat ha. Yun, kasi nakakatakot dun sa may lugar namin, sa subdivision namin. Mayroon isang namatay. At, di namatay na siya. Siyempre may mga kamag-anak siya. Yung anak niya, nag-positive din sa COVID. So yung namatay, hindi sigurado kung ano yung kinamatay niya, kung COVID pa o ano. Pero yung anak, nag-positive naman sa COVID. Malapit lang talaga sa amin yun. Isang subdivision lang kami. Grabe, nakakatakot talaga itong COVID na to. Kaya ingat po kayo. Bawal lumabas kung hindi lalabas. Diba? Face mask. Ikaw, mag-face mask ka. Bakit? Mag-isa lang naman ako dito, ha? No need na, di ba?